So ayun po, pagkatapos po ng mga around 10 minutes, nakarating na po kami dito sa Silad Island. Tuturuan namin kayo kung paano makarating sa lugar na ito. Pero ngayon, hindi pa namin ma-recommend dahil malakas pa po yung alon. Amihan pa po kasi, kaya tumahimik lang kami. Pero maya-maya, pagkatapos po namin dito, ay uuwi din po kami kaagad. Pero sa mga nagtatanong kung saan po ito, ito po ay matatagpuan dito sa Barangay Milagrosa, Bulalakaw Oriental, Mindoro. From Bulalakaw Town, nasa isang oras at kalahati. At mula naman sa proper ng Milagrosa, siguro mga nasa 20 minutes papuntang Bating. At pagdating sa Bating, mga 10 minuto sasakay ka ng bangka, makakarating ka na po dito sa Silad Island. Yun nga po, sa ngayon hindi pa po advisable na pumunta dito dahil malakas pa po yung alon. Pero sa mga buwan po ng April ay pwedeng-pwede na po. Dito kami ngayon sa isla ni Ayon, may dala kaming tubig at may mga pagkain siya sa bag. So sakali na magutom, kahit pa paano mayroong makain, yun nga lang yung kanin namin at ulam nasa bangka. So para hindi po kayo mabitin at dahil sa nagmamadali po tayo dahil malakas po yung hangin, ay iikot na namin kayo ni Ayon sa kabuuan po ng isla na ito. Tara! Unang bungad pa lang. Ano lang gaganda ang puno ng matatanong mo? So yung buhangin po dito ay puting-puti. Yun nga lang, hindi siya pino pero puting-puti po. Parang buhangin din siya ng Boracay Island. Kanina, mayroon kaming mga nakita na mga mangingisda. Pagdating namin ay nagsipag-aalisan na rin. Hindi ko alam kung natakot kay Ayon. Baka yun ay nagpapaga lang. Siguro. So dahil nga sa mahilig kami sa adventure, ay yung mga bato po na yan ay aakyatin namin. Titingnan natin kung mayroon pong mga walo-walo. Yung mga ibon. Ibon. Oo. Yan, katulad ng sabi ni Ayon, may mga itlog daw po ng ibon dyan. So matatarik lang no, yung mga bato. Meron kain. Tara. Medyo matutulis lang po yung mga bato kaya dandahan lang po tayo. So yun yung ilalim. So dito parang may kanal kasi diyan po sa unahan kita na tubig. Ayan. Mula doon sa dagat mayroon pong papasok na kanal dito, parang pinaka kuweba. Ay parang may kuweba din pala siya yun. So ayan yung kapatid ko, nangingis na siya. So ayan po yung starfish. Tumigas na. Nagawa ng daing. Puti pala po, daing. Siguro yan nung buhay pa, nilipad ng hangin papunta dito. O kaya mayroon mga pumunta dito at may mga daladalang starfish. So tandahan lang talaga dahil matutulis yung mga bato dito sa pinupuntahan namin. Dahil mahilig tayo sa adventure. Tayo matapos ito mga chinelas natin butas-butas. Yan po, ay ang dami. Ito po, maliit. Yan.
Ba't kaya lumipad yung mga starfish papunta dito? Nilipad ng malakas na hangin. Nilipad ng hangin. So yun po, may mga nangingisda yun. Kaya pa yan? Kaya. Para sa ating mga viewers. Kaya. Kung titingnan lang po sa camera, hindi po masyadong mahirap. Pero pag dito po kayo sa tunay na buhay, sobrang hirap po. Bukod sa matatalim, marurupok po yung mga bato. Oh, kasing rupok ng mga ex nyo. Kasi naghanap kami ng pugad lawin. Ito dapat ang tinatawag na Devil's Island. Oo. Kasi yung mga bato niya, ibang shape. Mga nangisda. Nagkinukuha doon ng view. So, dyan lang kami dumaan kanina. Ayan na, malapit na tayo sa Pangpang. Nakikita na natin yung Pangpang. Sa kaya banda yung mga walo-walo, no? Mataas dito. Tingnan natin yung mga butas. So, eto na kami. Yun. So, finally, nandito na kami sa itaas. Doon kami galing kanina, oh. Ngayon, akyatin na naman namin ni Ayon itong hagdan-hagdan dito po sa isla ng Silad. Gaganda, no? Oh. Ay, may nagluluto din pala dito. Ah, kaya sila dito nagluluto dahil tabon sa hangin. Mamaya, tapusin niyo po yung video dahil iikot po tayo sa kabila. Ipapakita namin sa inyo ang likod po ng isla po na ito. So dito ay ginawan din po nila ng hagdan-hagdan. Imagine, nasa gitna po ito ng dagat. Ito ay natigil ano nung panahon ng pandemya, aray ko. Ah.
talaga mga tao dito ay pupunta dito ng papanya. Ano yan dyan? Pasyalan. Pasyalan. Dito kasi yung other group. Dito sila pupunta agad. Magpapapicture. Taas na. Ah. Oo. Ayaw nga. Ganda. Wow. Dati ay pato. Ito. May upuan pa to dati. Oo. Oh. Pero ngayon wala na. Dahil sa sobrang tagal ng panahon, bahay kasi hindi na tuloy. Sino gumawa? Mga tao. Sino may-ari ba nito? Ewan, di ko ano kung sino may-ari na to. Sabi nila, i-check. Pero hindi naman daw. Sino? Overview. May pangalan ditong Mark Marie. Mark. So ito, dito na po tayo sa pinakatoktok ng bundok. Mayroon pong lamesa. Kaya lang po, sira-sira na rin. At ito po nga estruktura. Yan po, medyo mataas yan. Ito tayo dumaan kanina. Ayan. So dito, pwede nga magka-picture. Tanong na tanong mo, overview. Yung ilalim ng isla. Dati wala pa kasi ito. Ano? Meron pa ba yan dyan? Paikot. Hindi mahirap. Ang ganda. Ano na siya? Parang haunted. Ano na siya? Haunted forest. So isa lang po to sa mga isla na masabi nating parang inabandon na or nagkulang lang sa budget or napabayaan dahil nung panahon po ng pandemic. Medyo masukal na yung aming dinadaanan. Kita-kita yung nangawal dito. So ayan po yung mga nangunguha ng isda. Parang katakot yung puno na to. Daing butas. Nakahagdan niya. Doon naliligo yung mga bata. Mga tao, gano'n. So dyan po ay mayroon pang hagdan papunta doon sa ibaba. Ayun o. Kitang-kita mo yung dagat. Ay dyan yun. May dadaanan pa dyan. Ito may nanglalambat. So yun po, overlooking na. Yun po yung target island. Sa mga sunod na araw pupunta po natin yan pagkalmada.
Nagmumuni-muni si Ayan eh. Pababa ako. May swimming pool din doon. Kaso wala ng tubig. Baka alam niyo po kanong tawag sa prutas po na ito. Comment down na below. Kasi parang kakaiba ng amoy. Ito na si Ayon. Pupunta namin na Ayon yung bahay na hindi natuloy. May pinagawang bahay dito. Pero hindi po natuloy. Yung napapansin ko yung mga baging at saka mga halaman dito, puro may mga tinik, no? Saka yung mga... Tapos, hindi pang kapit talaga sila. Sa atin man, bigyan nyo ng baging, mabait man. Sa amin yung mga baging, mapabait. Dito ay, hindi ko lang alam kung sabik sa tao. Ay, malaki din palang building na to. Tabi-tabi po. So ayan po. Kinalawang na lang. Tapos doon, parang nasira na lang dahil hindi na natuloy sa pagpapagawa. Overlook ito dito. Ha? Overlook. Ayan po, hunted house na siya. Katakot. Tabi-tabi po. Ba't kayo hindi tinuloy, no? Sayang. So ayun. Kung ito po sana ay tinuloy, napakaganda kasi overlooking. Sa umaga, magkakape ka dito. Sayang, no? Kung ito po ay nayari, wari ko, ito, pinakabalkunahe. Ayan. Parang may second floor pa. Ah. Kaya, pag lumakas ang hangin, parang katakot. Takot talaga. So, tingnan nyo po. Ayan, no? Kinalawang na lang yung mga bakal, yung mga steel bar. Ang titibay sana yun, no? Malalaki. Malalaking steel bar. Kaya ang dahilan ano? Bakit inabandonan na lang to? Parang nalugi. Wala.